Simulan na natin ang tunay na kwento. Panahon ito ng 1995, lugar ng La Union. Itago mo na lang ako kay Waga sa pangalang Bitong, isang construction worker noon sa La Union. At noong mga panahong ito ay wala pa akong sariling pamilya. Inaya lamang ako ng aking mga kasamahan dahil na rin daw sa maraming trabaho doon. Lalo pat ginagawa noon ang mga kalsada. Nainganyo naman ako sa kanilang paanyaya noon. Kaya sumama ako kay Samuel, pati na rin kay Malbar, na isa sa aking mga kasama bilang construction worker. Nanggaling pa nga kami sa may parteng Quezon, at dahil sa simpleng paanyayang yun, doon nagsimula ang aking kwento na hindi ko inaasahang mangyayari sa akin ang mga panahong yun. Pagdating nga namin sa aming barracks bilang construction worker, ang nagsisilbing pahingahan lamang namin noon ay ang pinagtagpi-tagping plywood na nilagyan din ng pangsamantalang bubong. Wika pa ni Samuel. "Ay Bitong, ayos ka na ba rito? Pasensya ka na, ito lang ang barracks natin. Pinagtagpi-tagping plywood. Pero yero naman ang bubong, di ba? Pwedeng pwede na yan. Kesa naman wala tayong hanap buhay sa Quezon. Pagtsagaan na natin to." Tugong wika ko naman sa kanya. "Ano ko ba, Samuel? Sanay naman tayo sa ganitong buhay, di ba? Huwag ka na magpaliwanag. Dapat nga magpasalamat pa ako sa iyo eh. Dahil dinala mo ako rito at nagkaroon ako ng hanap buhay. Hanggang kailan ba ang project na ito?" "Taon ang bibilangin ito, Bitong. Dahil nanggaling sa gobyerno ang project na ito. Kaya nga sinama kita eh. Kasi nangangailangan sila ng tao. Maya-maya lang ipapakilala kita kay Foreman. Para naman may palista kong pangalan mo." Maya-maya pa'y dumating si Malbar. Habang may bitbit na almusala na isang balot na pandesal. "O eto at magsipag-almusal muna tayo. Habang mainit pang tinapay nito. May tindahan pala roon. Akalain mo may pandesal palang niluluto sa may pugon? Mas masarap ito kasi natural ang pagkakaluto." At habang kumakain na nga kami ng almusalan, biglang dumating ang kanilang foreman at tinahanap nga itong si Samuel patungkol sa na-recruit nitong tao. Rinig na rinig ko ang kanilang usapan kahit na nga ba lumabas pa sila ng barracks dahil na rin nga sa hindi kongkreto ang aming tinutuluyan. Sambit ng wika pa nga ng aming foreman habang patuloy silang nag-uusap sa labas. "Magandang umaga, Samuel. Ilan bang na-recruit mong tao? Kinakailangan kasi natin ng marami. Manpower ang kailangan natin sa paggawa ng daan na ito." "Silang dalawa lang eh. Wala nang ibang sumama sa amin. Pasensya ka na, foreman." "Ayos lang yon. Ang mahalaga may nadala ka. Bibigyan na lamang kita ng komisyon para sa kanilang dalawa. Dahil na rin sa pag-recruit mo ng tao." "Salamat, foreman. Pangdagdag gastos ko na rin yan dito. At saka maipadala na rin sa pamilya ko." At nang matapos na nga nilang makapag-usap, muling pumasok si Samuel sa loob ng aming barracks. Hindi naman ako nagpalatang narinig ko ang kanilang pinag-usapan. Nagpatuloy lamang ako sa pagkain ng pandesal habang umihigop ng mainit na kape na kunwaring walang narinig. Maya-maya pa'y muli itong lumabas. Dala-dala ang isang basong kape na nagtungo sa opisina ng foreman. At nang makalayo-layo na nga ito, kinalabit ako ni Malbar at pabulong na nagwika ng: "Parang ibinenta yata tayo ni Samuel ah. May komisyon kasi akong narinig eh. Kung tama ang pagkakarinig ko, Bitong." "Pareho lang tayo ng nasa isip, Malbar. Pero hayaan na natin si Samuel. Total hindi naman tayo nagbayad ng komisyon. Pamilyadong tao kasi yan. Hindi tulad nating dalawa na wala pang sariling pamilya." "Sa bagay, mabuti na rin ito at nagkaroon tayo ng trabaho kesa naman tambay lang tayo dun sa Quezon." Sa muling pagbabalik ni Samuel sa barracks, sinabi niyang kinabukasan ay magsisimula na kami sa trabaho at ang araw lamang ng aming pahinga ay ang oras na iyon ng aming pagdating. Hindi naman mainit sa lugar dahil na rin sa malamig na klima roon na mayroon pang mayayabong na mga puno. Subalit hindi lang mawala ang mga lamok na araw-araw naman naming kasama doon. Hanggang sa kinabukasan nga ng umaga. "Oy, gumising na kayong dalawa. Maganda na tayo't magsisimula ng trabaho." Naligo kaming tatlo sa may patubig. Kahit na nga ba sobrang lamig,
makapaghanda lamang sa unang araw ng aming trabaho. Napakalamig naman dito, Samuel. Siguradong araw-araw ganito makakasagupa nating lamig ng tubig. Makikipagpatintero tayo sa lamig nito. May panahon din naman ng taginit. Katatapos lang kasi ng Disyembre, kaya malamig pa rin sa lugar na ito. Pero kapag sumapit na ang taginit, magiging normal na rin ang lahat dito. Si Samuel ang may kabisado ng trabaho doon, pati na rin sa lugar. Dahil na rin sa isang taon niyang pangangamuhan doon, nagbakasyon lamang siya sa Quezon. At nang makita niya nga kami, kagad niya kami hinikayat na sumama sa kanya para mangamuhan din sa La Union bilang construction worker. At sa patuloy naming pagtatrabaho sa unang araw, mababait naman ang mga naninirahan sa lugar. Subalit patlang-patlang pa ang mga tahanan noong panahon. Kaya naman bibihira rin kaming makausap ng mga lokal, maliban na lamang sa tindahang aming binabalik-balikan. Abitong, Samuel, utom na ako. Baka naman pwede tayong bumili ng pagkain habang patuloy tayo nagbubuos ng simento rito. Kumakalam na kasi sikmura ako eh. Ano, Samuel? Pwede ba tayong sumaglit sa may tindahan? May kalayuan kasi ang tindahan dito eh. Baka mapagalitan tayo ni Foreman. Siguro ikaw na lang, Malbar, ang bumili. Kahit tinapay man lamang o kaya palamig. Para malamnan lang sikmura natin. O ito ang bayad ko. Ikaw, Bitong, ipadala mo na lang rin yung pera mo kay Malbar. Para naman may maiwang tao rito. Kasi baka silipin tayo ng mga kasama natin eh. Sabihin kay bago-bago nyo rito o may petix na kagad kayo. Mamaya niyan mapauwi kayo ng Quezon nung wala sa oras. Sige na, Malbar, ikaw na nga lang. Eto nga pala ang pera ko. Bumili na nga ng saglit si Malbar ng makakain. At nang muli itong makabalik, tuwang-tuwa ito na nanlalaki ang mga mata, na parabang minsan na lamang makakita ng ganoon, habang pabulong pang nagwiwika kay Bitong Nang. Itong pagkain mo, alam mo dapat sumama ka sa akin eh. May nakasabay akong bumili ng magandang babae doon. Kutis porselana. At alam mo yung kamatis na mamula-mula? Parang ganoon ang balat niya. Dahil na rin siguro sa lamig ng panahon ngayon. Basta ang ganda niya talaga, Bitong. Saan kaya ang bahay niya? Kung mapapasakin lang yun, siguradong araw-araw may sabong. Umiral na naman yung pagpapantasa mo, Malbar. Akin na nga yung pagkain ko. Kung ano-anong nakikita mo, ibigay mo na yun kay Samuel. At siguradong gutom na rin yan. Sinasabi ko lang naman sa'yo, pero baka pag nakita mo yung babaeng yun, sabihin mo sa akin eh, totoo nga ang ganda pala ng babaeng ito. Totoo ang sinasabi ni Malbar. Tumigil ka na nga, Malbar, at kumain ka na dyan. At sa pagpapatuloy ng maghapong nakakapagod na trabaho, muli kaming bumalik sa aming barracks para maglinis ng aming katawan. Dahil na rin sa sobrang alikabok at ang mga pinong sementong nagsipagtalsikan sa aming mga damit. Provided na nga pala kami ng mga kaldero noon, pati na rin ang mga plato at baso na aming kinakailangan para sa pang-araw-araw na pagkain. Maliban na lamang sa mga supply, patungkol sa bigas, pati na rin sa aming pangulam. At nang matapos na nga kami makapaganda ng pagkain para sa aming gabihan, naisipan muna naming maglakad-lakad at tinaya kami ni Samuel sa isang ilog na malapit doon. Habang hindi palubusang lumulubog ang sikat ng araw. At habang papalapit pa lamang kami, rinig na ang pag-agos ng tubig na nanggagaling sa may taas ng bundok patungo sa ilog na yun. Hanggang sa maaninaga ni Malbar ang babae na umano'y nakita niya sa may tindahan at dali-dali nga itong nagsalita nang, "Oy, Bitong, Samuel, yan yung magandang babaeng nakita ko sa may tindahan. Yan o yung naglalabang yan. Tingnan nyo kapag lumingon yan dito. Hindi nyo pa kasi lubusang makita ang mukha niya eh. Natatakpan pa na kanyang mahabang buhok. Pero hindi ako nagkakamali, siya yan. Kasi yung hugis pa lang ng kanyang katawan oh. Ganyan na ganyan yung nakita ko sa tindahan. Lapitan kaya natin siya, tanungin natin ang pangalan niya." "Malbar, nagpunta tayo rito para magpagutom ng konti. Hindi para mang babae. Isa pa, wag mo na ako idamay dyan, may pamilya na ako. Kayong dalawa na lang ni Bitong. Tutal pareho pa naman kayong binata." "Ikaw na lang kaya, Malbar, ang lumapit. Tutal ikaw naman ang nakaisip eh. Dito na lang kami ni Samuel. Sige na, lapitan mo na. Yun ay kung kaya mo." "Kayo naman oo.
Ang OA nyo naman, magpapakilala lang naman tayo eh. Wala naman tayong masamang intensyon. Ayan na tuloy, papalis na yung babae. Tapos na siya maglabaw. Dapat kanina pa nating nilapitan na hindi man lamang lumingon dito. Kung nakita mo kagandahan ng mukha niya, Bitong, baka sabihin mo nakakita ka ng anghel sa lugar na ito. Ay nako, Malbar. Trabahong pinunta natin dito. Hindi ako interesado. Paano tayong makakaipon niya kung mapupunta lang sa babae? Siyempre kung magiging girlfriend mo yan kung sakali, kinakailangan mo rin yung pakainin. Pang sarili pa nga lang natin, kulang na eh. Magpapakain ka pa ng babae rito. Magsip-isip ka nga, Malbar. Para namang hindi siya maluhoy. Di ba nakita mo ang kanyang pananamit? Dalagang Pilipina. Nagutom lang tuloy ako sa nakita ko. Tara na't bumalik na tayo dun sa ating barracks. Kumain na lang tuloy tayo. Ngunit nangakmang papalis na sila roon, may napansin si Bitong na bagyang kuminang kung saan naglaba ang babae. Madali siyang nagpaalam sa dalawa at nagtungo sa isang bato kung saan kaninang nakaupo ang babaeng misteryosa. Muling wika pa ni Malbar. Kakaiba naman talaga itong si Bitong eh. Kaninang inaaya kita na nandun pa yung babae. Paayaw-ayaw ka pa tapos ngayon, pupunta ka kung saan siya nakaupo kanina. Ano bang meron? Hindi ko alam pero may nakita akong kuminang. Saglit lang at hintayin niyo muna ako dyan. Titingnan ko lang kung ano yun. Dali-daling ang naglakad si Bitong patungo sa may ilog kung saan nakaupo kanina ang babae. At nang makarating na nga siya roon, nagulat siya sa kanyang nakita dahil isa iyong kwintas na may nakalagay na kakaibang uri ng perlas. Kulay itim ito na may kakaibang uri ng pagginang kapag nasisinaga ng araw. Kahit na nga ba medyo papalubog pa lamang ang araw sa oras na yon, patuloy pa rin ang pagginang ng itim na bato habang hawak-hawak ni Bitong. Sambit ng wika pa ni Samuel nang muling makabalik si Bitong sa kanilang kinatatayuan. Kakaiba yan, Bitong. Pero may kutob ako sa kwintas na yan. Alam mo ba ang sabi-sabi rito na may mga hindi pang karaniwang nilalang na gumagala sa lugar na ito? At malakas ang kutob ko sa kwintas na yan. Ibalik mo na lang yan doon para hindi tayo magkaroon ng problema. Bakit, Samuel? Anong nilalang ang sinasabi mo? At bakit ibabalik ni Bitong ang kwintas na yan doon? Kung pwede naman naming isauli sa babae, mamaya niyan maabot pa ng tubig sa may ilog eh. Madala pa yan ng agos. Eh di lalong hindi na nakita ng babae ang kwintas niya. Nagmamagandang loob lang naman kami ni Bitong. Oo nga naman, Samuel. Wala naman yatang masamang isauli ang kwintas na ito. Malay natin, mahalaga ito para sa kanya, di ba? Eh di nakatulong pa tayo. Hindi niyo ako naunawaan sa sinasabi ko eh. May naninira ang aswang sa lugar na ito. At ang ganyang uri ng bato, sa tingin ko isa yan sa kanilang pag-aari. Aswang? Ay naku, Samuel. Tumanda ka na sa edad mong yan eh, naniniwala ka pa. Kwentong barbero lang yan. Si Malbar na nga mismo nagsabi, di ba? Magandang babaeng yun. Paano magiging aswang ang ganung kagandang babae? Ikaw talaga, Manuel. Basta dadalayin ko ang kwintas na ito para maibigay sa babaeng yun. Nako, diskarte mo, Bitong. Lumang-luma na yan. Kunwari magpapakita ang magandang loob mo. Tapos ang kasunod, liligawan mo na yung babae. Akin na yung kwintas, ako na lang magbibigay. Mukhang ikaw yata ang may masamang binabalak, Malbar eh. Ako ang nakakita ng kwintas na ito, kaya ako rin ang magbibigay sa kanya. Sayang naman, dapat ako nakakita nun eh. Para makilala ko man lang yung babaeng yun. Kasi nung unang makita ko pa lang siya sa may tindaan, talagang napakaganda niya. Hindi ko na nga kagad makalimutan ang mukha niya. O sige, ganito na lang, Malbar. Sumama ka na lang sa akin sa pagbibigay ng kwintas na ito. Tapos makipagkilala ka na rin. Para naman wala kang masabi sa akin. Sige, sama ako, Bitong. Makikipagkilala talaga ako sa babaeng yun. Pero kailan ba natin sasauli ang kwintas niya? Sa araw na lang ng pahinga natin. Lalo pat puro trabaho tayo dito. Hapon na nga lang pahinga natin eh. Sige, sama ako. At sa muli nilang pagbabalik sa kanilang tinutuluyan, kagad na rin silang kumain para makapagpahinga. Subalit kinagabihan, habang natutulog itong si Bitong, may masama siyang napanaginipan. At may nagpapakita sa kanyang demonyo na para bang gusto siyang paslangin na may mamula-mulang balat at may mahabang sungay. Bahagya siyang nagising sa 10 oras ng gabi upang alamin kung anong ibig sabihin ng panaginip na yun.
hanggang sa maramdaman siya ni Samuel dahil na rin sa paulit-ulit niyang pagbalikwas sa kanyang hinihigaan. Ano bang ginagawa mo, Bitong? Kanina ka pang balikwas ng balikwas dyan. Pati ako nagigising sa'yo eh. Ano bang nangyari? Pasensya ka na, Samuel. Ang sama kasi ng panaginip ko eh. Isang demonyo pumasok sa panaginip ko. Gusto akong paslangin. Ngayon na ako nakaranas ng ganung kasamang panaginip. Yan ang nga sinasabi ko sa'yo, Bitong eh. Dahil yan doon sa kwintas na kinuha mo. Sabi ko naman kasi sa'yo, iwanan mo na yun sa may ilog para hindi tayo mapahamak. Ayan tuloy, nagsisimula na yung masama mong bangungot. Dahil kaya yun doon? Oo nga, sabi, ayaw mo kasing maniwala, Bitong. Ihintayin mo pa bang may mapahamak sa atin bago mo itapon ang kwintas na yan? Hindi, masamang panaginip lang yun. Wala yung katotohanan at ang kabaliktaran ng masama ay maganda. Itatabi ko pa rin ang kwintas na ito hanggang sa magkita kami ng babaeng yun. Muli na kaming natulog sa mga oras na yun. Ngunit hindi ko inaasahang may biglang kumalabog sa aming bubungan na animoy naglalakad dito at paikot-ikot lamang doon habang hindi mapakali. At sa pagkakataong yun, mahimbing nang natutulog ang dalawa, kaya naman dahan-dahan akong tumayo. Bagya akong sinilip ang labas ng aming tinutuluyan, subalit wala naman akong makita ni isang tao o kahit na pusa man lamang. At kahit na medyo may kadiliman sa labas ng aming pinagpipirmihan, sinubukan ko pa rin lumabas ng pintuan upang silipin kung ano ang nasa ibabaw ng aming bubungan. Habang daladala lamang isang lampara, patuloy kong sinisipat ang bubungan, ngunit wala akong makita ni isang tao. Pero patuloy pa rin akong may naririnig na naglalakad, hanggang sa dahan-dahan na nga akong magsalita nang. Sinong nasa ibabaw ng aming bubungan? Ano ang kailangan mo? Magpakita ka sa akin. Nagpatuloy pa rin ang pagkakaluskos sa aming bubungan, subalit kahit na anumang pilit kong sipatin, wala talaga akong makita. Hanggang sa lumabas na itong si Samuel, na muli palang nagising dahil sa aking boses, na patuloy lang pala niyang pinakikiramdaman. Sambit na wika pa nga nito sa akin, habang mumukat-mukat na pinupunasan pa ang kanyang mga mata. Ano ba yan, Bitong? Kanina ka pa. Hindi ka na ba hihinto sa ginagawa mo? Nakakaperwisyo ka ng natutulog. Alalahanin mo may trabaho pa tayo bukas. Pasensya ka na, Samuel. Ang akala ko kasi kung anong meron sa bubungan natin. Pero wala naman akong makita. Binabalaan na nga kita, Bitong eh. Diba ang sabi ko sa'yo, itapon mo ng kwintas. Hindi ka niyan patutulugin. Dahil na rin sa sobrang curiosidad ko sa sinasabi ni Samuel, mas lalo kong iningatan ng kwintas. Itinago ko pa nga ito sa ilalim ng aking unan sa kadahilan ng maaaring itapon iyon ni Samuel kung sakaling makita niya iyon. Hanggang sa kinabukasan ng umaga, balik trabaho na naman at katulad ng dati, paghalo ng simento at paggawa ng kalsada ang aming trabaho. Hanggang sa marinig ko ang usap-usapan ng iba sa aming mga katrabaho roon na may kakaibang nilalang umano ang gumagala kagabi sa kanilang bubungan na ang inaakala ko naman ay hindi totoo ang naririnig ko kagabi na kumakaluskos rin sa aming bubungan. Na ang ibig sabihin ay hindi lamang ako nagpapatunay noon, pati na rin ang iba sa aking mga kasama na may kanya-kanya ring barak sa aming tinutuluyan. Sa bawat baraks kasi, tatlo o apat lamang ang kasya. Kaya naman kaming tatlo nila Samuel, pati na rin si Malbar ay magkakasama sa isang baraks. Samantalang ang ibang mga kasama namin doon ay may kanya-kanya ring silid. Hanggang sa lumapit sa akin si Samuel, gayon din si Malbar, habang itinatanong kung kapareho kami ng karanasan kagabi na patuloy na pagpaparamdam ng nilalang sa disoras mismo ng gabi. Pabulong na wika pa nga nito sa akin habang tumitingin sa iba naming mga kasama roon. Oy Bitong, ganun ba ang karanasan mo kagabi? Katulad ng pinag-uusap-usapan nila ron na may kumakaluskos at naglalakad daw sa ibabaw ng bubungan. Oo Samuel, ganun na nga. Pero wala naman akong nakita eh. Kaya akala ko nga guni-guni ko lang. Hindi ko alam na pati pala sila. Ibig sabihin ano yun? Kung wala ka naman palang nakita. Hindi ko nga rin alam eh. Dahil sa umidad na rin ako ng 28 ngayon. Pero ngayon palang ako nakakaranas ng ganito. Samantalang sa lugar natin eh wala naman. Alam niyong dalawa, isang taon na ako nagtrabaho rito. Naririnig ko ang usap-usapan patungkol dyan.
pero hindi mismo sa loob ng barracks natin. Kaya nga nagtataka ako kung bakit nakarating na siya rito. Ano ba sa tingin nyo? Yun kaya yung magandang babae na nakaiwan ng kwintas? Aba naman Samuel, pangit naman yata ang pag-isipan ng babaeng yun. Wala naman tayong makitang dahilan para sa kanya. Isa pa napakaamo ng kanyang mukha. Malayo sa sinasabi mong nakakatakot. Uy, kayong tatlo. Kunin nyo nga yung mahahabang bakal doon. Gagamitin natin dito sa kalsada para mas lalong tumibay. Tama na yung kwentuhan ninyo. Magtrabaho muna tayo. Kasi baka mapansin tayo ng mga engineer. Magalitan pa tayong lahat dito. Sambit na wika iyon ng aming foreman na nangangalaga sa amin sa mga oras na iyon. Madali naming kinuhang tatlong mga bakal upang gamitin sa pagpapatibay ng mga daan na pagbubuhusan ng mga nahalong semento. O umalis na kayo dyang tatlo, pagbubuhusan ng semento para maaga naman tayong makatapos ngayon at isusunod naman natin yung kabilang daan. Maya-maya pa'y dumating na nga ang oras ng pananghalian. Isa-isa na kami nagsipagbalikan sa aming mga barracks at dahil sa hindi naman kalayuan iyon, madali na rin kaming nagluto at kumain at habang abala ang dalawa sa paghanda, muli kong tiningnan ang kwintas sa ilalim ng aking unan at ang ipinagtataka ko sa mga oras na iyon. Wala na roon ang kwintas sa hindi ko malamang dahilan. Nagalit pa nga ako sa dalawa dahil pinag-isipan ko pa silang kinuha nila ang kwintas. Subalit patuloy pa rin silang tumatanggi na wala umano sa kanila at wala silang intensyon na kunin iyon. Maya-maya pa'y sabay-sabay na kaming kumain habang patuloy na pinag-uusapan kung papaanong nawala sa ilalim ng unan. Sigurado ba kayong wala talaga sa inyo? Ikaw Malbar, di ba masama ang tama mo sa babaeng yun? Malay ko ba kung pinagtitripan mo lang ako tapos ikaw pala magsasauli sa dalaga para sabihing ikaw ang nakapulot nun? Grabe ka naman sa akin, Bitong. Oo nga't may tama ako sa babaeng yun. Pero hindi ko naman naagawin yung kwintas para magpasikat lang sa kanya. Di ba napag-usapan na natin na tayong dalawang magsasauli nun? Kaya wag mo nga akong pagbintangan. Magkakasama tayo kanina sa trabaho, di ba? Hanggang sa pagbalik natin dito. Itigil nyo ng pag-uusap patungkol dyan. Mabuti na nga't nawala yung kwintas na yun eh. Dahil parang yun ang may dala ng salot dito. At kung muli mo naman akong pag-iisipan, Bitong, na kinuha kong kwintas na yun, wala talaga sa akin. At kahit nga nahawakan ko yun eh, ayaw kong tangkain. Dahil sa hindi ko gusto, baka kung ano-ano pang mapanaginipan ko. Ay, kalimutan na lang natin yun. Napabuntong hininga na lamang ako noon. Dahil hindi rin maarok ng aking isipan kung papaanong nawala ang kwintas sa loob ng aming silid sa kadahilanang may lock naman iyon na kaming tatlo lamang ang may hawak. Kaya naman sobrang palaisipan para sa akin sa kadahilanang magkakasama kaming tatlo sa trabaho at ni isa ay walang umuwi ng mga oras na iyon hanggang sa magtanghalian lamang. At nang matapos na nga ang trabaho sa maghapong iyon, nagyaya itong si Samuel na magpapainit umano kami ng aming katawan sa pamamagitan ng pag-iinom doon sa tindahang malapit sa aming barracks. At nang makarating na nga kaming tatlo, inaupo kami ni Samuel sa isang maliit na kubo habang pinaghihintay kami roon sa kadahilanang bibili lang umano siya ng alak. At wala na kaming ibang iisipin pa kung di siya na ang bahala kahit na rin umano sa pulutan. At nang makapag-relax naman umano kami sa mga oras na yun, wika pa nga sa akin ni Malbar nang makalayo na si Samuel para bumili ng alak. Mukhang yan yata ang komisyon niya sa pag-recruit niya sa atin. Mabuti naman at kahit papaano makakatikim tayo ng kanyang komisyon. Akala ko sasarilihin na lang niya eh. Huwag kang maingay Malbar. Mamaya niyan marinig tayo ni Samuel. Sumama patuloy ang loob niyan sa atin. Eh totoo naman kasi. Rinig na rinig ng dalawang tenga ko yung sinabi ng foreman sa kanya na ibibigay raw ang kanyang komisyon dahil sa pag-recruit sa ating dalawa. Pabayaan mo na. Huwag ka nang maingat, pabalik na si Samuel. Inilagay ni Samuel ang ilang bote ng alak sa may mesa, pati na rin ang aming mga pulutan. At habang unti-unti na nga naming iniinom ang lahat ng iyon, dahan-dahan na rin kaming nawawala sa aming wisyo dahil na rin sa espiritu ng alak. Alam mo Samuel, pasalamat pa rin kami sa iyo dahil dinala mo kami rito. Pero may isa lang akong sinasama ng loob sa iyo. Hindi mo man lang sinabi sa amin na may komisyon ka pala rito. Pwede mo naman kaming direktahin ni Bitong para sabing pinagkakitaan mo kami. Wala namang masama doon. Basta sana kung inamin mo lang sa amin.
Ganoon ba? Pasensya na kayo ah. Kinailangan ko lang kasi para sa pamilya ko. Pero wala naman akong masamang intensyon sa inyo. At isa pa, maliit lamang na halaga yun. Kumbaga may papadala lang ako sa pamilya ko. Pero hindi naman malaking halaga. Kahit papaano makakabili rin ng bigas sa kanila. Alam mo namang tatlong pinapakain ko eh. Kaya pasensya na sa inyong dalawa. Para sa akin wala namang problema yon. At naunawaan kita, Samuel. Ito lang kasing si Malbar eh. Ang akala mo ang laki nang nawala sa kanya. Hindi naman siya nagbayad ng komisyon. Sabay-sabay na nagsipagtawanan na lamang kaming tatlo. Subalit biglang napalingon itong si Malbar. Mga bandang alas 8 na iyon ng gabi nang makita niya ang magandang babae. Lumagpas lamang ito sa may tindahan at yun ang unang araw nang masipat ko ang mukha ng babaeng yun. At kahit ako ay namangha sa kanyang kagandahan, hindi dahil sa nakainom lamang ako ng mga oras na yun. Dahil totoo nga ang sinasabi ni Malbar nang maliwanagan ito ng ilaw sa tapat mismo ng tindahan. Bitong, nakita mo ba ang nakita ko? Ang ganda niya no? Lalo na kapag nalapitan mo siya, makikita mo ang mamula-mula niyang balat. Saan kaya siya papunta? Sundan kaya natin Bitong, para naman lubusan natin siyang makilala. Wala naman tayong masamang intensyon, di ba? Alam mo naman, kung saan may bulaklak, doon sumusunod ang bubuyog. Eh, paano itong si Samuel? Lasing na lasing na ito eh. Iwanan na muna natin dito. Babalikan na lang natin mamaya kapag nakilala na natin yung babaeng yun. Doon siya pumasok sa madilim na parte ng lugar na ito. Ano kayang gagawin niya ron? Kababae niyang tao eh. At saka dis oras na rin ang gabi. Delikado na para sa kanyang lumabas-labas rito. Madali kong isinaayos sa pagkakaupo si Samuel sa kadahilanang maaaring mahulog sa kanyang kinaupuan dahil na rin sa sobrang kalasingan. Madali kasi siyang malasing. Kahit na makadalawang bote lang ng alak ay sumusuko na ang kanyang katawan. O sige, puntahan na natin ang babaeng yun. Nahihiwagaan din kasi ako sa babaeng yun eh. Hindi ko alam kung bakit. Pero parang may kakaiba nga sa kanya, maliban sa maganda niyang postura. Dahan-dahan kaming naglakad ni Malbar patungo sa madilim na parte ng lugar kung saan nga sumuot ang babaeng yun. At nang makarating na nga kami roon, kahit na nga susuray-suray na itong si Malbar at tinamaan din ang alak na aming ininom, patuloy niya pa rin sinisipat ang madilim na lugar hanggang sa may makita kaming isang tahanan at may kalumaan na ito. Sumalubong sa amin doon ang isang matandang lalaki habang nagsasalita ng hindi namin maintindihan. Ang lingwaheng kanyang binibitawan ay lingwaheng Ilocano. Ni kahit na isa roon ay wala kaming naunawaan hanggang sa magsalita na nga ako sa kanya nang. Magandang gabi po. Tagalog po kami at hindi po namin maunawaan ang sinasabi ninyo. Pasensya na po kayo at napadaan ho kami rito. Muling wika naman ang matanda at sa naaaninag ko sa kanyang mukha na kasimangot ito na para bang ayaw niya kaming padaanin doon. Saan ba ang patungo ninyo mga iho? Mawalang galang na sa inyo ano? Delikado ang lugar na ito. Kung maaari lang ay umuwi na kayo kesa naman mapahamak kayo sa pagpunta nyo sa daang ito. Bakit naman ho kami mapapahamak? Eh kanina lang ho eh, nakita namin yung magandang babae na dito dumaan. Di ba ho mas delikado para sa kanya? Yun na nga ang pinupunto ko. Kaya nga ayaw ko kayong padaanin dito. Mabuti kami't kilala na sa lugar na ito. At hindi na kami pakikialaman ng mga yon. At bakit nyo nga ba siya sinusundan? Hindi nyo ba alam ang tunay niyang pagkatao? Bakit ho? Ano ho bang uri ng pagkatao meron siya? Nangakmang magsasalita na ang matanda. Sinalungat naman iyon ang kanyang asawa sa pamamagitan din ng pagsasalita. Upang hindi lang masabi ng matanda ang tunay na pagkatao ng magandang babaeng yon. Kaya naman nakisausaw na ito sa aming usapan at hindi na muling pinagsalita ang matandang lalaki. Sa katunayan mga iho, naninirahan kami ng tahimik sa lugar na ito. Kung maaari lang sana, umalis na kayo dahil hindi ito ang tamang lugar para sa inyo. Huwag nyo nang tangkaing lumampas sa bahay naming ito at magtungo pa roon sa itaas. Ayaw naming mapahamak din kayo tulad na nangyari sa iba. Totoo bang sabi-sabi na may aswang sa lugar na ito at ang magandang babaeng yun ay nasa lahi ng mga aswang
sa inyo na nang galing yan. Kaya manahimik na lamang kayo at magtrabaho kung ano man ang inyong ginagawa sa lugar namin. Huwag na ninyong tangkain pangalamin dahil sa malamang ay naririnig niya tayo ngayon kung ano man ang pinag-uusapan natin. Sige, at magpapaalam na kami sa inyo. Tutali, hindi rin naman kami makakaraan. Tara na, Bitong. Dahil baka si Samuel bumagsak na ron sa kanyang kinaupuan. At sa muli nga naming pagbabalik ni Malbar sa may kubo, nakahiga na si Samuel sa may upuan ni Yari sa kahoy habang nagkalat pa ang kanyang suka dahil na rin sa hindi kinayang pag-inom ng alak. Pinagtulungan na lamang namin ni Malbar na buhatin itong si Manuel at nang muli na nga kaming makabalik sa may barracks sa ilang oras lamang na nakalipas habang mahimbing na natutulog ang dalawa. Umihilik pa nga itong si Malbar nang muling may kumalabog sa ibabaw ng bubungan. Wika ko pa nga noon sa aking sarili. Dahil sa wala na rin akong makausap sa mga oras na yon, kinuha ko ang maliit na kutsilyong ginagamit namin sa paggayat ng sibuyas. Muli akong lumabas ng aming barracks upang hanapin ang kumalabog na yon na patuloy na kinakalmot ang aming bubungan. Sino ba yung nasa ibabaw? Ilang araw pa lang kaming nananatili rito. Mukhang ginugulo mo na yata kami. Sino ka ba? Magpakita ka nga sa akin. Kung talagang hindi ka duwag, paulit-ulit ka na lang na kumakalmot dyan. Dalawang gabi ka nang di nagpapatulog ng maayos . Paghahamong wika ko yun sa nilalang para magpakita na siya sa akin sa mga oras na yun dahil ayon na rin sa aking kunting kaalaman na kapag hinamon mo raw ang mga yan, doon sila makakaramdam ng galit hanggang sa magpakita sa iyong harapan at kahit sa anumang oras ay maaari kanyang salakayin. Subalit ang naging hamon ko sa kanya ay walang naging epekto. Pinabayaan ko na lamang siya sa paulit-ulit na pagkalmot hanggang sa makatulog na rin nga ako na namalayan ko na lamang na maliwanag na ang araw. Subalit mahimbing pa rin natutulog ang dalawa na dali-dali ko namang ginising para makapaganda sa aming trabaho. Oo, ayan, ang sakit ng ulo niyo no? Ako pa kasing hinamon niyo sa inuman . Parang ang hindi tumalab sa akin yung alak. Dahil na rin sa lamig ng panahon dito, ganun kasi kakondisyon ang katawan ko. Kapag nakakaramdam ng malamig na panahon, para bang hindi ako tinatamaan ng alak? O di ikaw nang malakas uminom, kaming dalawa na ni Samuel ang mahina sa alak, makapaganda na nga. Makalipas ang ilang minuto, muli na kaming nagtungo sa area kung saan kami nagtatrabaho. Nakita ko ang dalawang matanda, habang dahan-dahan silang naglalakad na may daladalang tungkod. At paparaan sila sa gilid ng kalsada na aming ginagawa. At habang papalapit pa lamang ito, nakangiti na sa akin ang dalawang matanda. Bahagya nga akong lumapit sa kanila at tinanong kung saan sila patungo. Magandang umaga ho sa inyo. Saan ho bang punta ninyong dalawa? At may daladala pa ho kayong bag? Tugong wika naman ang matandang lalaki. Papunta lamang kami sa aming anak, doon sa kabila. Kaarawan kasi ng isa naming nga po, doon na kami pangsamantalang pinapatulog para daw makasama naman namin sila, lalong-lalo na ang aming mga apo. Ah, ganun ho ba? Mag-iingat na lamang ho kayo. Sige ho. Nagpatuloy sa dahan-dahang paglalakad ang dalawang matanda hanggang sa makalayo na nga ito at hindi ko na masipat. Biglang pumasok sa aking isipan ang kalokohan. At dahil nga sa walang tao sa tahanan ng matandang yon, walang aharang sa aming dalawa ni Malbar kung sakaling susubukan muli naming puntahan ang bahay ng magandang babae. Kaagad ko ring tinawag si Malbar sa aking kinatatayuan. Dali-dali naman itong lumapit sa akin at ibinulong ko sa kanya kung ano ang aking pinaplano. Madali naman siyang sumang-ayon nang walang pagdadalawang isip. Kaya nagkasundo kaming dalawa. Na pagkatapos ng trabaho namin sa araw na yon, ay kaagad din kaming magtutungo sa tahanan ng magandang babae. At nang kinahapunan nga, nagpaalam kami kay Samuel na siya na ang bahala sa pagluluto ng aming pagkain sa kadahilanang may madalian lamang kaming pupuntahan. Pumayag naman ito, pero nagbigay babala sa aming dalawa upang mag-ingat. Oy, kayong dalawa, huwag kayong basta-bastang susot kung saan-saan dito . Nababasa kong isipan ninyo. Mamaya niyan kung ano pang mangyari sa inyo rito. Cargo de conciencia ko pa kayo. Dahil ako nagdala sa inyo rito. Tandaan ninyo . Pangalan ko nakasalalay sa inyong dalawa.
at pumayag ang mga magulang nyo na magpunta kayo rito dahil yun sa akin. Kaya kung may mangyari sa inyo, patay ako sa mga magulang ninyo. Huwag kang mag-alala, Samuel. Diyan lang naman kami sa mga gilid ni Malbar. May hahanapin lang kami. Sige na't magluto ka na dyan. Sarapan mong pagluluto ng ulam, ah. Para pagbalik naman namin eh, ganadong ganado kaming kumain. Sige na umalis na kayo rito. Basta babalik pa rin kayo ng buo, ah. At walang nabawas sa katawan ninyo. Alas 6 na ng hapon sa mga oras na yon. At unti-unti na rin dumidilim ang paligid. Dahil na rin sa may makulimlim na panahon na parabang may nagbabadyang malakas na ulan. Nagpatuloy kami sa paglalakad ni Malbar hanggang sa madaan na nga kami sa may tindahan patungo sa tahanan ng dalawang matanda. Subalit sa pagdating nga namin doon, bagya kaming natigilan dahil na rin sa pagkahol ng malalaking aso na maaaring sa pangangalaga ng dalawang matanda. Nakatali naman ang dalawang malaking asong iyon na sa amin ngang pagdaan ay patuloy pa rin kaming kinakahol. Nakakatawang wika pa nga ni Malbar na animoy may pobya sa kahol ng mga aso. Chocho, huwag mo kaming kakagatin. Pakikiraan lang kami dito. Alam kong wala rito yung mga amo mo. Hayaan mo sa susunod. Bibigyan ka namin ng pagkain, ha? Pero magkakaibigan na tayo. At huwag na huwag mo na kaming kakahulin sa pagdaan namin dito. Kahit na namang oras. Para naman maging tropa na tayo. Uy Malbar, bilisan mo na. Para ka na diyang baliw. Kinakausap mo na pati yung mga aso. Hindi naman tayo makakagat niyan dahil nakatali. At sa patuloy nga naming paglalakad ni Malbar, unti-unti nang dumidilim ang paligid. Hindi naman kami nakalimot na magdala ng lampara. Sinindihan namin iyon upang makapagpatuloy sa aming paglalakad. Ilang minuto rin ang nakalipas. Wala ni isang tahanan kaming nadaraanan. At kahit na nga ba konting ingay lamang sa paligid, wala man lamang kaming marinig maliban sa huni ng mga ibon at kaluskos ng mga dahon ng puno dahil sa malakas na hangin. Wika pa ni Malbar na nakakaramdam na ng takot. Ano Bitong, ipagpapatuloy pa ba natin ang paghahanap sa tahanan ng babaeng yon? Kanina pa tayo naglalakad eh. Wala pa rin tayong makitang bahay rito. Saan kaya siya nakatira? Umuwi na lang kaya tayo Bitong. Kasi habang tumatagal tayo naglalakad eh, naninindig ang mga balahibo ko sa braso. At para bang may nakatingin sa atin, hindi ka ba natatakot? Tugong wika ko naman kay Malbar. Nakakaramdam din ng takot siyempre, dahil hindi naman natin kabisado ang lugar na ito. Nandito na tayo, ipagpatuloy na natin ang paghanap sa kanya. Malay mo, dyan sa una-unahan eh, nandyan lang pala yung bahay ng babaeng yun. Bakit ba kasi interesado ka na sa babaeng yun? Samantalang nung unang araw eh, wala kang pakialam sa kanya. Tapos ngayon, mas agresibo ka pa kaysa sa akin. Hindi ko alam, pero may gusto lamang akong patunayan sa aking sarili. Makalipas pang ilang minutong patuloy na paglalakad, may napansin itong si Malbar at unti-unting naaaninagan na tila ba may nakatayo sa sanga ng isang malaking puno. Kumapit siya sa aking balikat sa mga oras na yun at dahan-dahan itong pinisil upang ituro ang kanyang naaaninagan. Noong una ang akala ko isang umpok lamang ng mayabong na mga dahon, hanggang sa unti-unti kong napapansin na korteng tao ito habang may kumikislap na mga mata na patuloy kaming pinagmamasdan. Pabulong na wika ko pa nga noon kay Malbar na wag na lamang iyong pansinin at magpatuloy sa paglalakad at magpanggap na kunwaring wala kaming nakikita. Subalit sa patuloy naming paghakbang, naramdaman namin ang isang malakas na hangin at ang sunod-sunod na pagaspas na nanggagaling sa itaas. Nararamdaman ko noon na nanginginig na ang braso ni Malbar, pati na rin ang kanyang dalawang tuhod, habang patuloy na nakakapit sa akin. Pati na rin ang kanyang pananalita na tila ba takot na takot dahil sa mga karanasang nangyayari sa amin sa mga oras na yon. Bitong, ito na yata yung sinasabi ni Manuel. Baka nga umuwi tayo nito nang bawas yung katawan natin. Diba sabi niya, umuwi tayo ng buo. Bakit pa kasi sumama ako sa'yo? Huwag na tayo magsisihan Malbar. Nandito na tayo. At bakit tayo matatakot sa kanya? Diba ikaw na rin ang nagsabi? Magandang babae yung naninirahan dito. Kaya anong dapat na ikatakot mo?
magandang babae yung nakita ko. Pero hindi ko alam kung sa this oras ng gabi maganda pa rin ba siya. At yun ang kinatatakot ko, Bitong. Oh, siya. Magpatuloy na tayo sa paglalakad. Baka dyan sa may unahan, may makita na tayong tahanan. Ipinagpatuloy namin ni Malbar ang aming paghakbang. Subalit ang maliit na patalim ay nasa aking likuran na ginagamit nga naming panghiwa ng sibuyas at bawang sa aming barracks. At kahit ako ay nakakaramdam na rin ng takot, subalit hindi ko pinapahalata kay Malbar dahil sa napapansin ko sa kanya na kahit na anumang oras ay maaari itong tumakbo kapag pati ako ay nagpakita ng matinding takot. Hanggang sa may madaanan kaming isang tahanan na may kalayuan na rin sa tahanan ng dalawang matanda. Dali-dali kaming nagtungo ni Malbar sa may pintuan nito at kaagad din kumatok. Tao po? Tao po? Wala namang sumasagot, Malbar. Wala sigurong tao sa bahay na ito. Sige lang, ipagpatuloy mo lang kasi yung pagkatok. Wala tayong ibang malalapitan dito kundi ang bahay na ito. Baka kung magpapatuloy tayo sa paglalakad eh, malayo-layo na namang bahay ang matatagpuan natin. Para makapagtanong na tayo dito kung nasaan ba ang tahanan ng magandang babaeng yun. Subukan natin lumibot sa likuran ng bahay. Malay mo nandoon lang yung may-ari nito. Nagpatuloy kami sa paglalakad hanggang sa likuran at nang mapansin namin na bukas ang bintana, nagkaroon kami ng pag-asa ni Malbar na may tao nga sa loob ng tahanang iyon. Nagpatuloy kami sa pagtawag doon hanggang sa may bumukas na nga ng pintuan at bumulaga sa aming mga mata ang napakagandang babae. Malaanghel ang mukha nito habang balangkinita ng kanyang katawan na may maganda at mahabang buhok. Nauutal na wika ko pa nga sa kanya na halos hindi na rin makapagsalita. Magandang gabi po. Pasensya na po kayo kung makulit po kami. Hindi na po kasi namin alam ang gagawin namin dito eh. Kaya po nagtangka na kaming kumatok sa inyo. Sambit na wika naman ito sa amin na animoy walang nararamdamang pangamba kahit na nga ba dalawang lalaki ang nasa kanyang harapan. Saan po ba kayo papunta? At bakit sa this oras ng gabi ay nandito pa kayo? May hinahanap po ba kayo sa lugar naming ito? Kasi ang pagkakaalam ko eh malayo yung pinagtatrabahuhan nyo rito. Tama po ba? Oo, tama. Magsalita ka naman, Malbar. Magandang gabi po. Sige po, alis na lang po kami. Anong aalis? Di ba siyang pinunta natin dito? Huwag kang ano dyan, Malbar. Magpakilala ka muna. Ako nga po pala si Malbar. At ako naman po si Bitong. Mga construction worker kami dyan sa ibaba. Ano ho bang pangalan mo? Rosemary ang pangalan ko. Ano po bang sadya nyo sa akin? Wala naman. Kasi nakita ka lang namin dun sa may tindahan. Napakaganda mo kasi. Ikaw lang ba nakatira rito? Ako na lang mag-isa ang nakatira rito. Matagal lang na mayapa ang mga magulang ko. At namumuhay na ako mag-isa. Sanay na rin naman ako eh. At dahil nandito na rin kayo sa bahay ko. Sige at pumasok na muna kayo. Para naman mapagtimpla ko kayo ng kape. Maraming salamat, Rosemary. At bakit hindi ka natatakot sa amin? Sa gayong mag-isa ka lamang dito, tapos dalawa pa kaming lalaki, at hindi mo pa kami gaanong kilala. Papaano kung masasama kaming tao, tapos pinapapasok mo kagad kami sa loob ng bahay mo? Napakaganda mo pa naman. Nababasa ko sa inyong mga mata na mabubuti naman kayo. Kaya ayos lang, wala naman siguro kayong gagawing masama sa akin, di ba? Wala naman. Sige na, pumasok na kayo. Maupo na muna kayo riyan. Habang pinagmamasdan namin ni Malbar ang bawat kanto ng kanyang tahanan, may kalumaan na ito na yari pa sa kahoy. Napansin din namin ang mga lumang litrato ng kanyang mga magulang, pati na rin ang sungay ng kalabaw at pangil ng baboy ramo na nakasabit sa kanilang dingding. At may mga lanang nakalagay roon na kung saan ay doon ang gagaling ang masangsang na amoy na kanina pang nakakasulasok magmula pa noong pumasok kami sa loob ng tahanan. At habang naghihintay kami kay Rosemary, itinuro ni Malbar sa akin ang nakabaliktad na cross habang nakasabit sa may hagda na yari sa kawayan. Kanina pang pinupuna yun ni Malbar habang nagwiwika ng... Bakit naman ganyan, Bitong? Kung isasabit mo lang naman yung cross, bakit kailangan nakabaliktad pa at sa ilalim pa ng kanyang hagdan? Ano kayang ibig sabihin yan? Huwag kang maingay, Malbar. Kung anong nakikita mo ngayon, sarilinin mo lang. Mamaya niyan ipangwento mo pa yan sa pag-uwi natin. Mapapahiya naman itong si Rosemary.
Hindi pa natin alam kung anong tunay niyang pagkatao, kaya mahirap pa rin magsalita. Hindi ko pa naman siya inuusgan eh. Nagtatanong lang. Oh, ito na yung kape niyo. Pasensya na kayo kung yan lang yung nailatag ko sa inyo. Kasi kanina pa akong kumain eh. At pang isahang pagkain lang yung inihahanda ko. Para sa akin lang. Walang problema, Rosemary. Ang mapapasok mo lang kami sa loob ng bahay mo eh. Malaking uri na ng pagtanggap. At pasasalamat namin dahil nagtiwala ka sa amin. Okay. Ibig sabihin ba akong pakay ninyo? Kaya talagang nagpunta kayo sa bahay ko? Ganun na nga, Rosemary. Kakapalan ko na ang mukha ko ha. Total, nandito na rin naman na kami. Sa katunayan eh, may paghanga talaga ako sa'yo. Nako po, inunahan na ako. Wala talaga itong si Bitong. Ako ang unang nakakita sa magandang babaeng ito eh. Tapos siya naman yung dumidiskarte. Anong binubulong-bulong mo dyan, Malbar? Wala naman. Sige, mag-usap muna kayo. Dito lang ako. At hihigop ng mainit na kape. Akala ko may sinasabi ka dyan eh. Balik tayo, Rosemary. Marami na rin bang nagtangkang maligaw sa'yo rito? Hindi naman sa pagmamayabang. Sa katunayan, marami na. Pero hindi rin sila nagtatagal. Kasi ang gusto nila madalian lang. Kaya yung hindi mga nakakapasa sa akin, wala na sila ngayon. Paanong wala na sila? Wala na. Hindi na sila nakabalik. Wala kasing tiyaga. Kaya kung ang nais mo rin ay manligaw, kailangan maging matiyaga ka. Sa layo ba naman ang bahay namin ito, hindi rin naman ako easy to get na makukuha lang ng basta-basta. At kapag nalaman mo kung sino ko, may mga nakatago pa akong ugali na sana ay matanggap mo kung sakali man na magkaroon ka ng pagkakataon. Ganun ba? Sige, kaya ko yan. Pagsubok lang pala eh. Sanay tayo dyan, lalo pat napakaganda mo. Parang kahit na namang hirap eh, kakayanin ko para sa'yo. Sana nga, Bitong. At nang matapos na makapagsalita ni Rosemary, doon ko napansin na nakasuot na sa kanyang leeg ang kwintas na napulot ko sa may ilog. Noong una ay nahihiya pa akong itanong sa kanya kung papaanong nakabalik sa kanyang kwintas na yun, samantalang nakakandado ang pintuan sa aming barracks nang mga panahong nawala iyon sa ilalim ng aking unan. Rosemary, mawalang galang na sa'yo. Papaanong nakabalik sa'yo ang kwintas na yan? Samantalang napulot ko yan nung nakaraang araw sa may ilog kung saan ka namin nakitang naglalaba. Sambit na wika niya naman sa amin habang nakangiti ito na mas lalong nagpapaaliwalas ng kanyang mukha. Ito ba? Bigay pa sa akin to ng mga magulang ko. Pamana kumbaga. Hindi naman to nawala sa akin eh. Pakaiba siguro yung napulot ninyo. Hindi ko tinatanggal to sa aking leeg. Kaya imposibleng mawala sa akin ito. Kasi napakahalaga nito para sa akin. Kaya hindi maaaring pabayaan ko lang to kung saan saan. Pero yan talaga yun eh. Wag mo na kasing kulitin, Bitong. Sinabi na nga na hindi niya hinuhubad, diba? Ang kulit mo rin eh. Sige na nga. Salamat ulit sa kape ha. Pwede ba kaming bumalik rito sa isang gabi? Gabi lang kasi ang bakante namin eh. Maghapong nasa trabaho, halos walang oras sa araw. Kaya kinakailangan namin kumayod para kumita. Yun ay kung okay lang sa'yo. Walang problema sa akin. Nandito lang naman ako tuwing gabi. At nagtatanim-tanim naman ng gulay dyan sa labas kapag araw. Paano ba yan, Rosemary? Kasi lumalalim na rin ang gabi. Kinakailangan na namin magpaalam. Pasensya ka na nga pala dahil wala man lamang kaming nabit-bit. Pero hayaan mo sa susunod. May daladala na kaming pagkain para sa'yo. Matapos namin makapag-usap ni Rosemary sa mga oras na yun, nagpaalam na kami ni Malbar at muli na naming binaybay ang daan pauwi ng aming barracks. Wala naman kaming napansing kakaiba kay Rosemary maliban lamang sa loob ng kanyang tahanan na may kakaibang amoy na nanggagaling sa boteng may langis. At kahit ako nahihiwagaan sa boteng yun dahil para bang may kung ano-anong laman ito na pinaghalo-halong dumi na para bang dumi ng hayop o dumi ng tao dahil na rin sa nakakasulasok na amoy nito na mahirap tanggapin ang aming sikmura. At sa muli naming pagdaan sa tahanan ng dalawang matanda, walang humpay pa rin ang pagkahul ng aso sa amin hanggang sa makalampas na nga kami roon at mapayapa namang nakauwi. Sa pagbubukas pa lamang namin ng pintuan ng barracks, bumungad na sa amin itong si Manuel na kanina pa palang naghihintay sa amin para kumain. Ang tagal niyo namang dalawa. Kanina pa akong gutom na gutom eh. Kung hindi lang talaga ako nagsama sa inyo rito, kanina pa akong kumain para masulit ko naman yung pagkain na niluto ko. Ito namang si Manuel, oo. Para namasyal lang kami. Pwede ka namang umunang kumain.
Basta titirahan mo kami ng ulam kasi ambag-ambag tayo dyan eh. At ikaw ang nakatoka ngayon na magluto. Tapos bukas ako naman. Kaya huwag ka na magreklamo sa paghihintay sa amin. O tama na yan. Kumain na tayo. Kagad naming nilantaka ng sinabawang manok na may nakalagay na pulang sili na nagpagana sa aming kumain. Maya-maya pa nang matapos na kaming kumain, ipinagugas ko na rin sila ng plato dahil ang bawat isa ay nakatoka depende sa bawat araw upang hindi magkaroon ng lamangan. Malbar, Bitong. Ali kayo. Nagpunta nga pala rito si Foreman kanina habang wala kayo. Ang sabi sa akin ay magkakahiwalay raw tayo bukas. Doon daw kayo sa may unahan ng ginagawang kalsada. Tapos dito naman ako. Kailangan daw kasi ng tao ron eh. Minamadali na kasi ang paggawa ng kalsadang ito. Para daw dun sa susunod na project natin. Ayos lang ba sa inyo? O kung gusto nyo ako yung doon. Tapos kayo naman yung dito. Para naman may option kayo. Baka isipin nyo kasing nagsisipsip ako kay Foreman. Para sa akin walang problema yun, Manuel. Kung saan tayo ilagay, doon tayo. Trabaho naman ang pinunta natin dito eh. Sige, sa akin wala rin problema. Magkasama pa rin naman kami ni Bitong sa trabaho. Bahagya lang naman tayo nagkalayo-layo ng konti. At sa tuwing tanghali, dito rin naman tayo kakain eh. Okay lang yun, Manuel. Basta trabahuhin natin ang sinasabi ni Foreman. Para wala siyang masabi rin sa atin. Kahit na nga ba baguhan kami sa lugar na ito. Maya-maya pa'y nagsipagtulog na ang dalawa. Habang ako naman sa mga oras na yun, kahit na alas 11 na ng gabi, ay nananatili pa rin gising. At iniisip kong papaanong napunta kay Rosemary ang kwintas na aking napulot sa may ilog. Makalipas ang isang buwan ng aking pananatili roon, halos sa isang linggo ay isang beses lang kami makapunta ni Malbar sa tahanan ni Rosemary upang manligaw. At sinitsyempo lang rin namin na walang tao sa tahanan ng dalawang matanda sa kadahilanan kapag nandudoon sila ay pilit talaga nila kaming hinaharangan at pinagpipilitan nilang aswang ang magandang dalagang si Rosemary na hindi naman namin pinaniniwalaan. Sa kadahilan ng wala kaming pruweba o wala kaming nakikitang kakaibang anyo ni Rosemary maliban sa nakakaakit niyang kagandahan. Napansin naman kami ng iba naming mga katrabaho roon na madalas nga raw akong nagpupunta sa tahanan ng magandang babaeng yun at nagbigay babala rin sila sa akin na mag-ingat daw ako sa pagpunta doon dahil marami nang hindi nakakabalik kapag dumadating na sa puntong kinakailangan ng pumaslang ng tao ni Rosemary upang ialay sa kanyang Panginoon. Ganoon din ang sinabi sa akin ng may-ari ng tindahan na si Aling Ninita. Sambit na wika pa nga niya sa akin nang muli akong magawi sa kanyang tindahan. Alam mo, iho, mabait naman ang batang yan. Yang si Rosemary, madalas ngang bumibili yan rito. At maganda naman ang pakikitungo namin sa kanya. Pero kapag sinusumpong yan, para bang wala na siyang kilala. Lalo na kapag maliwanag ang buwan, nagbabago ang tunay niyang pagkatao. At ang malaanghel niyang mukha ay napapalitan ng mukhang demonyo sa pamamagitan ng anyong aswang na hindi naman pinaniniwalaan ng iba rito. Pero marami na ang sumubok sa kanya upang tuklasin kung tunay nga ba siyang aswang. Marami ang nabibigo dahil ang iba roon ay namayapa na at ang iba naman ay umalis na sa aming lugar dahil na rin sa kanyang pagbabanta sa tuwing may nakakakita ng kanyang kaanyuan. Kaya kung ano man ang hangarin mo kay Rosemary, itigil mo na yan, iho. Dahil maaaring baka mapahamak ka lamang at hindi ka na namin makita sa lugar na ito o kaya naman ay matagpuan ka ng wala ng buhay. Ang saklap naman ho yata nun, Aling Ninita. Pero hindi pa rin ako titigil hanggat hindi ako mismo nakakakita. Mahirap maniwala sa mga sabi-sabi, lalo na sa panahon natin ngayon na mas maraming tsismosa kaysa sa mga tunay na nakakaalam. Ikaw ang bahala, iho. Ang mahalaga ay napagsabihan kita upang makapag-ingat. Isang araw, dumating ang isa sa aming mga engineer na matagal nang nangangasiwa roon at nagpaplano sa paggawa ng kalsada. Maliban pa sa aming foreman doon na araw-araw na nangangasiwa sa amin para sa pagpapatuloy ng paggawa. May daladala ang engineer ng mga pagkain, lalong-lalo na mga sariwang prutas na minsan ay binibigay sa amin para panghimagas. Dali-dali kaming tinawag ng foreman upang pagsalu-saluan ang mga prutas na nandudoon at tawagin ang bawat isa habang patuloy na nagpapahinga. Okay, Rian.
Pumarito na nga kayo. May mga prutas na daladala sa engineer. Mali na kayo't pagsalusaluhan natin. At habang kumakain ako ng mansanas, pinagtitinginan ako ng matatagal nang nagtatrabaho roon, pati na rin ang engineer na nagdala ng prutas sa amin doon, hanggang sa makita ko silang nagbubulong-bulungan at tawagin na nga ako nito upang kausapin. At ang nasa isip ko naman sa mga oras na yon ay may nagawa akong mali sa aking trabaho, kaya niya ako pinatawag. At nang makalapit na nga ako sa kanya, madali niya akong inakbayan at nagtungo kami sa may gilid habang nagwiwika siya sa akin ng: "Alam mo, iho, bago ka palang sa lugar na ito, hindi tulad ko na matagal na rin nagtatrabaho rito bilang isang tagapamahala at nagpaplano sa paggawa ng kalsadang ito. Ang sabi kasi sa akin ng matatagal na rito eh, naliligaw ka raw sa magandang babae na nakatira dun sa itaas. Totoo ba yun?" "Ah, totoo, engineer. May masama ho ba sa ginagawa ko?" "Sa katunayan, wala naman. Pero bilang matagal na sa lugar na ito, mag-iingat ka ha. Dahil marami nang napahamak sa magandang babaeng yon. At ilan sa mga nagtatrabaho dito noon ay napahamak dahil sa kanya. Pero walang malinaw na pruweba, maliban sa nakikitang wala ng buhay ang ilan sa dating nagtatrabaho rito. Kapag nagtutungo sa tahanan niya, hindi naman namin maaaring kasuhan ng babaeng yan. Dahil nga ano bang pruweba namin kung papaano nawala ng buhay ang isang tao dahil sa wala namang sugat sa katawan o kung ano paman. At ang madalas lang naman na nakikita ng doktor, eh natake raw sa puso o may malubhang karamdaman. Pero ang alamat nga na usap-usapan dito eh, ang may kagagawa ng magandang babaeng yan. Basta mag-iingat ka na lang, bata." Sabay tapik sa aking balikat at bumalik na ito sa kanyang pwesto. Dala-dala ang nakatuping papel na kanyang pinag-aaralan. Natuwa naman ako sa mga oras na yun. Dahil sino ba naman ako para pag-alalahanan ng isang engineer na wala namang kinalaman sa aking buhay. Hanggang sa nagpatuloy ako sa aking pagtatrabaho sa araw na yun. Kasama itong si Malbar na ayaw na ring sumama sa akin sa tuwing nagpupunta ako sa tahanan ni Rosemary. Hindi ko naman na pinipilit si Malbar dahil kung tunay ngang sinasabi ng mga tao roon, baka maaaring madamay pa siya at cargo di konsensya ko pa kung maaaring may mangyaring masama sa kanya. Ngunit habang lumilipas ang mga panahon, mas lalong lumalalim ang aking pagtingin kay Rosemary. Kaya ang sabi-sabi ng mga tao roon ay pinapalagpas ko na lamang sa kabilang tenga na para bang wala akong narinig o walang mga salitang binibitawan patungkol sa akin. Isang araw ng bandang hapon, habang nakaupo ako sa may kubo malapit sa tindahan, nakita kong dumaan itong si Rosemary at may daladalang labahan patungo sa may ilog. Kasama ko naman sa mga oras na yon si Malbar. Madali akong nagpaalam sa kanya upang sundan si Rosemary at tulungan sa pagbubuhat ng kanyang labahan. "Ang tigas talaga ng ulo mo, Bitong. Ayaw mo talagang maniwala sa mga sabi-sabi ng mga tao rito. Naaswang ang magandang babaeng yan. Hindi ka pa rin talaga titigil." "Wala akong pakialam sa mga sinasabi nila. Wala naman akong nakikitang masama kay Rosemary. Bakit ba ipinagpipilitan nilang aswang si Rosemary?" "Wow, kakaiba ka na talaga, Bitong. Nasisilaw ka na ng pag-ibig mo sa babaeng yan. Samantalang nung una wala kang pakialam. Tapos ngayon nahuhumaling ka na ng sobra." "Eh basta, ang mahalaga para sa akin masunod ko yung damdamin ko kaysa makinig sa mga chismosa rito." Nagmadali akong sumunod kay Rosemary sa mga oras na yun, bandang 6 na ng hapon. Pero kahit papano mayroon pa ring liwanag ng araw na unti-unti na ring nasasakop ng kadiliman. At nang maabutan ko nga si Rosemary, madali kong kinuha ang kanyang planggana at ako na mismo nagbuhat para sa kanya hanggang sa makarating kami sa may ilog. "Salamat, Bitong, sa pagtulong mo sa akin. Sige na ako ng bahala rito. Madali lang naman para sa akin ang maglaba." "Hindi, hihintayin kita rito. Delikado kasi. Unti-unti nang dumidilim ang paligid. Isa pa, babae ka. Paano kung may mangyaring masama sa iyo rito? Kaya mas mainam na samahan talaga kita. Hanggang sa matapos ka dyan sa labahan mo. Bakit kasi tuwing hapon ka na naglalaba? Kung pwede naman sa tanghali o kaya ay sa umaga." "Mas gusto ko kasi sa hapon. Para wala ng init. Hindi rin ako masyadong pagpapawisan." "Ah, ganoon ba?" Hanggang sa aksidenteng masulyapan ko ang damit na binuklat ni Rosemary na may mga bagyang dugo na nagkalat. Nagdadalawang isip pa nga ako noon kung itatanong ko yun dahil baka maaaring nagkaroon lamang siya ng buwanang dalaw na hindi niya napansin sa kanyang pagtulog na maaaring kumalat sa kanyang higaan at nakaabot sa kanyang pananamit. Binaliwala ko na lamang yon sa mga oras ngayon at nagpatuloy na lamang siya sa kanyang paglalaba hanggang sa lubusan itong matapos.
Paano ba yan, Bitong? Salamat sa pagsama mo sa akin dito, ha? Kinakailangan ko na rin bumalik sa bahay. Nakakaramdam na rin kasi ako ng gutom, eh. 10 oras na rin ng gabi. Gusto mo bang ihatid pa rin kita sa itaas? Hanggang sa makarating tayo sa bahay mo? Hindi na, Bitong. Sobra-sobra na yung pagsama mo sa akin dito. Tapos ihatid mo pa ako sa bahay. Huwag na, kayang-kaya ko na to. Baka hanapin ka na rin ang mga kasama mo ron. O sige, ikaw ang bahala, Rosemary. Basta mag-iingat ka na lang sa pag-uwi mo. Kinabukasan ay kabilugan ng buwan. Maliwanag ang paligid noon. At napagpasyahan kong magtungo sa tahanan ni Rosemary. Itinempo kong 10 oras na talaga ng gabi dahil alam kong nandudoon ang dalawang matanda at maaaring hindi ako padaanin upang sa mga oras na yun marahil ay natutulog na sila at ang dalawang aso na lamang niyang nagbabantay sa labas ng tahanan. Mga bandang 11:30 na yun ng gabi habang mahimbing na rin natutulog si Samuel pati na rin si Malbar. Madali kong kinuha ang lampara sa aming barracks at dahan-dahan akong lumabas ng pintuan na yari sa plywood hanggang sa unti-unting makalayo. Muli kong binaktas ang daan patungo sa tahanan ni Rosemary hanggang sa makalampas sa tahanan ng matanda. Subalit ang ipinagtataka ko kung bakit wala roon ang dalawang aso na madalas na kumakaul sa akin sa tuwing dumadaan ako roon na nagbibigay sinyali sa dalawang matanda na may tao sa labas ng kanilang tahanan. At sa ilang minutong paglalakad, unti-unti nang naaaninagan ng lampara ang tahanan ni Rosemary at dahan-dahan na nga akong lumapit doon nang hindi man lamang tumatawag o nagpaparamdam na may tao na sa labas ng kanyang tahanan. At nang nandudo na ako sa kanyang pintuan, may narinig akong kakaiba na para bang may umaangil at hindi ko maunawaan kung ano iyon na nanggagaling sa loob ng kanyang tahanan. Dagli akong sumilip sa may siwang ng pintuan. Nanlaki ang mga mata ko sa mga oras na yun nang makita ko si Rosemary na duguan ang kanyang bibig at kinakain ng dalawang aso ng matanda. Ang isa pa nga doon ay bahagya pang may buhay. Alam mo yung iyak ng asong malapit nang mamatay? Ganoon ang pakiramdam ng isang asong nandudoon na unti-unti nang nanghihina habang may sugat sa kanyang katawan pati na rin sa kanyang leeg. Magmula nung gabing yun, nagmamadali akong tumakbong paibaba hanggang sa muli akong mapadaan sa tahanan ng matanda. Nakita akong nakatayo siya sa may pintuan habang humahabol ng tingin sa akin. Kahit na nga ba mabilis ang aking pagtakbo, ay napansin ko pa rin siya doon. Nang ibig sabihin ay alam ng matanda na nawala ang kanyang aso at wala na siyang ibang pinaghihinalaan pa kung di ang magandang dalaga na aking kinauhumalingan noong mga oras na yun. At nang makabalik nga ako sa aming barracks, kinabukasan din ng umaga, dagli akong nagpaalam kay Samuel, gayon na rin kay Malbar at sa aming foreman na uuwi na ako ng Quezon at hinding-hindi na muli akong babalik sa lugar na yun upang hindi na muling makita ng magandang aswang na si Rosemary. Okay mga kahiwaga, kung ikaw ba yung maliligaw at alam mong may balibalita na patungkol sa babaeng yun, ipagpapatuloy mo pa rin ba ang panliligaw? O habang maaga pa lang maniniwala ka na sa mga sabi-sabi. Pero sabi nga ng karamihan, di ba? To see is to believe, bago maniwala. Ikaw kung ano yung komento mo sa kwentong ito, i-comment mo na lang dyan sa ibaba. At huwag mo na rin kalilimutang mag-iwan ng like mga kahiwaga. Shoutout kay Ma'am Karen from Japan. Pasensya na po pala kayo dahil ngayon lang tayo nakapag-upload. Nagkaroon ng konting problema yung channel natin. Medyo inayos ko pa. Maglalapag rin po ako ng side channel natin. Para in case na magkaroon man ng problema, makakapag-upload pa rin tayo doon. At kung hindi ka pa nakakasubscribe sa ating channel, huwag mong kalilimutang mag-subscribe para updated ka sa ating mga bagong kwento. Muli mga kahiwaga, maraming salamat sa lagi ninyong pagantabay dito sa Ang Hiwaga.